Ang swerte mo naman, Vivian. Si Carl pala ang boyfriend mo. Ay, hindi ko siya boy. Napakaswerte ko sa kanya. Di ba, Han? We're both lucky to have found each other. Paano ba kayo nagkakilala? Sa Paris. She was there to study. I was there for business. Cliché as it may seem, we fell in love in the most romantic city in the world. Right, Han? Excuse me? Don't you recognize me? Excuse me? Me? Don't you know who I am? Should I? Sino ba't ang mga kaibigan mo? Sa akin pinapakilala. I think we better get going. Ladies, see you around. Let's go, Han. Girls, let's go! Bilis! Nagpunta ako rito para kumustahin ka. Eh, malinaw naman na hindi pa rin nagbabago ang paningin mo sa akin. Walang magbabago sa pagtingin ko sa'yo. Nandito na si Carlo. I'm sure nandito na rin si Martin. Huwag na huwag kang magkakamali. Gumawa ng mali kay Carlo o kay Martin. Kahit na gaano kaliit na galos, Mr. Palma. Kahit gaano katiting na pagsangge. Ano ba yung ate mo? Hindi mo kailan nag-text sa nakarating doon sa pinuntahan niya. Huwag kang masyadong adi, Kuya Martin. Nagtitipid kaya yun ng load. At saka, malay mo, low bat. Tsaka, makakakating yun ng safe. Gabi na kasi. Maganda yung ate mo. Maraming loko dyan sa labas ngayon. Nax, protective! Sana ganyan din iniisip sa'yo ni Ate Vivian. Uy! Dito tayo nakapark. Salamat sa libre niyo, ah. Tsaka mag-iingat kayo, Eunice. Mag-iingat ka sa pagdadrive. Naparami ka na nang nainom. Ingat your face! Ang kapal talaga ng mukha mo, eh, no? Kaya ka pala nagpunta dito dahil uutangan mo lang pala ako kasi wala na pala kayong pangkain. Wala naman. Oh my gosh! Ano? Siguro naiisip mo ngayon kung bakit ka naging anak lang ng isang pipitsuging direktor na naging alalim pa nga ng daddy ko nun eh. Itong babaeng to, kaya siguro nakapag-aral yan dati sa school namin kasi yung tatay niya kumukupit sa daddy ko. Tandang-tanda ko pa nga nun eh. Hindi ko magamit ang medyas kasi walang pambili. Kakahiya talaga yung tatay niya, manggagancho. Gosh, grabe. Ay, bawiin mo yung sinabi mo! Alin doon, ha? Yung tungkol sa medyas mo? Yung tungkol sa tatay mo? Sa pangutang mo? Eh, wala akong babawiin doon dahil lahat yun, totoo! Hoy, bruha ka! Wala kang alam tungkol sa akin o sa tatay ko. Kaya huwag kang magsasabi na kung ano na kung ayaw mong ibalik ko yung retokada mong mukha sa kasa! Parang palagi ng puyat si Ate Vivian, eh. Palaging dumudungo sa mga bintana at sumisilip sa mga bituin. Tapos, palagi niyang tinitignan yung mga gabit niya sa Paris. Tulala! Walang iniisip yung ate mo. May insomnia lang yun. Nasaan na kaya yun? Hoy! Huwag mo akong hablutin, ha? Hindi kita uurungan, ha? Miss! Ano? Vivian, let's go. Ba't di ka na lang dyan sa boyfriend mo mangutang? Sa akin ka pa manghihiram ng pera? Eh, hindi naman kita kaibigan, kabatch lang kita, no? Miss, excuse me. What's your name? Alam mo, imposible, hindi mo ako kilala eh. Ako, si Eunice Alam mo, got... ang pera na pagtatrabahuan, ang damit na bibili, ang itsura na papaayos. Pero walang solusyon sa masamang ugali. Too bad you have to live with that. Kamanakin yung pagkaibigan ko ni kanina. Let's go. Let's go.
like so embarrassing. Embarrassing? Sampakin kita dyan eh.